Hello everyone! Sa video na ito, ang pag-uusapan natin ay kung paano mag-solve ng probability of union of two events. Ito ay week 7 sa inyong third quarter para sa mga grade 10. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel! Kung bago ka pa lang sa channel ko, gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Kung interesado ka, please like, subscribe, at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Just keep on watching! Hello mga anak chi! So nandito na tayo ngayon sa inyong week 7 na module at malapit na nga tayong matapos sa inyong third quarter. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa channel na ito. Lalong-lalo na sa mga masisipag na mag-comment sa comment section. So, ito nga ay part 2 ng ating discussion about solving probability of union of two events. Kung hindi nyo pa napapanood yung learning task number 1, i-click nyo na lang dito sa taas or sa description below. So, i-review lang natin yung mga formula ng probability of union of two events. Kapag meron intersection sa sample space, ang gagamiting formula ay ito. Pag wala naman silang intersection, ang gagamitin nating formula ay ito. Okay, so simulan na nga natin ang ating learning task number 2. Maurice labeled each of 26 small pieces of paper a distinct letter in the English alphabet. She put it in a box. If she will ask her brother Paulo to randomly pick a piece of paper from the box, what is the probability that it is, number 1, a vowel or a consonant? Diba sa English alphabet, meron tayong 26 na letters or distinct letters. Ang question dito, what is the probability that it is a vowel or a consonant? So, ang event A natin is yung vowel. Yung mga vowel sa English alphabet ay yung A, E, I, O, U. And yung mga consonant naman ay tatanggalin lang natin yung mga vowel. So, meron tayong, yan na, nilista ko na lahat. Ngayon, di ba, para makuha natin yung probability of A, bibilangin lang natin kung ilan yung nasa sample space. So, ilan ba to? That is 2, 4, 5. So, ang probability of A equals 5 over kung ilan yung total ng English alphabet. Kaya siya 5 over 26 kasi meron nga tayong 26 na distinct letter. Then, dito naman sa B, what is the probability of B? Subtract lang natin yung 5 dito. Since 26 lahat to, tatanggalin lang natin yung 5. Ibig sabihin, 21 over 26. Okay? Ngayon, meron bang intersection sa A at B? Wala naman, diba? So, ang gagamitin nating formula ay ito. Probability of A plus probability of B. So, plug in natin yung mga values. Probability of A, that is 5 over 26, plus yung probability of B naman ay 21 over 26. Since pareho sila ng denominator, ibig sabihin, ang gagawin lang natin, i-add lang natin yung numerator. So, 5 plus 21 equals 26 over, kopyahin lang natin yung denominator. 26 over 26 is equal to 1. So, the final answer is equal to 1. So, the probability of a vowel or a consonant equals 1. Gets nyo na? Ngayon, punta tayo sa letter B. What is the probability that it is a consonant or V? Ngayon, ang event A natin is consonant. So, ilan ba yung consonant natin? Ililista lang natin lahat. So, ilan lahat ulit yung consonant natin? That is 21 over 26. Ngayon, ano naman yung event B? So, inibahan ko yung mga letters dyan ha, upang sa ganun ay subukan yung mag-solve. So, ang event B natin ay V. Ilan ito? Diba, isa lang naman siya. So, the probability of B equals 1 over 26 lang. May intersection ba dito sa tingin ninyo? Meron bang naulit na letters dito sa A at B? Meron, diba, yung V mismo. So, ibig sabihin, kukunin pa natin yung intersection ng dalawa. So, yung intersection nila ay V, isa lang naman yon. So,
the probability of the intersection of A and B equals 1 over 26. At kapag may intersection, ang gagamitin nating formula ay ito, di ba? So, plug in natin yung mga values. Probability of A, that is 21 over 26, plus the probability of B equals 1 over 26, minus the probability of their intersection, that is 1 over 26. Since pare-pareho sila ng denominator, ang gagawin lang natin is, i-add lang natin yung mga nasa numerator. So, 21 plus 1, that is 22. Minus 1 equals 21 over 26. Meron bang lowest term ang 21 over 26? Meron ba kayong pwedeng i-divide sa kanilang dalawa? Wala naman, di ba? So, yan na yung ating final answer. Next, dito na tayo sa number 3. What is the probability that it is a vowel or A? Ang event A natin is vowel. So, A, E, I, O, U. Then, ang event B naman natin ay A lang. So, B equals A. Then, what is the probability of A? Bibilangin lang natin. 2, 4, 5. So, meron tayong 5 over 26. Nasusundan nyo na. Ngayon, ang probability of B naman, isa lang naman siya, kaya 1 over 26 naman siya. Meron ba silang intersection? Meron bang naulit dito sa A at dito sa B? Meron yung letter A. Ibig sabihin, the probability of A and B equals 1 kasi isa lang naman yung naulit. So, 1 over 26. Ngayon, kapag may intersection, ang gagamitin nating formula ay ito. Plug in natin yung mga values. Ang probability of A ay 5 over 26 plus yung probability of B na 1 over 26 minus yung intersection nila na 1 over 26. So, simplify natin. 5 plus 1, that is 6. Minus 1, that is 5 over 26. Meron bang lowest term ito? Meron ba kayong pwedeng i-divide sa kanilang dalawa? Sa numerator at denominator? Wala naman, di ba? So, this is now the final answer. Okay? Ngayon, punta na tayo dito sa number 4. What is the probability that it is a consonant or O? So, ang event A natin ay consonant. Then, ang event B naman natin ay O. So, what is the probability of A? So, meron tayong 21 over 26. At ang probability naman ng B ay isa lang naman siya, kaya 1 over 26. Meron ba silang intersection? Meron bang naulit dito sa B at dito sa A? Wala naman, di ba? Meaning, ito lang yung gagamitin nating formula. So, plug in natin yung mga values. Probability of A, that is 21 over 26. And probability of B equals 1 over 26. Then, i-add lang natin, 21 plus 1 equals 22. Then, kopyahin lang natin yung denominator. Meron bang lowest term yung 22 at 26? Ano ang pwede nating i-divide sa kanilang dalawa? Pwede nating i-divide by 2. Kaya, 22 divided by 2 equals 11. 26 divided by 2 equals 13. So, the final answer equals 11 over 13. Okay, nagagets nyo na. Next, dito na tayo sa number 5. What is the probability that it is a vowel or J? So, ang event A natin is vowel. So, ililista nyo lang yung mga vowel. At ang event B naman natin ay J. So, again, pinalitan ko yung given dyan sa inyo para subukan yung mag-solve. So, the probability of A, bilangin lang natin to, that is 5 over 26, kasi 26 yung letters. Then, ang B naman natin ay isa lang, kaya 1 over 26 lang siya. Check ninyo kung merong naulit sa A at sa B. Kung wala, ang gagamitin nating formula ay ganito lang. So, the probability of A equals 5 over 26 plus the probability of B is 1 over 26. I-add lang natin yung numerator, 5 plus 1 equals 6 over 26. Meron ba tayong pwedeng i-divide dyan or lowest term niya? I-divide natin by 2. 6 divided by 2 equals 3. 26 divided by 2 equals 13. So, the final answer equals 3 over 13.
Abangan ninyo yung assessment problem sa next na video. Kung nakatulong ito sa inyo, mag-comment kayo sa baba at i-share nyo na rin sa mga classmates ninyo para malaman din nila. Once again, stay home, stay safe, stay healthy at mag-aral ng mabuti. God bless you all and goodbye!